Kumusta mga kapuso? Isang kwento ng pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nahahaplos at taantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa parating ko pang uploads. Tatlong buwan ang nakalipas. Congratulations, Mrs. Amonte. You impress us with your presentation. No wonder Mr. Amonte chose you to be his wife. Nandito kami ngayon sa conference room kasama mga bagong client. I was amazed by the skills of Lena. Sobrang dali niyang natuto. And she has the strategies para mabilis namin makuha ang mga kliyente. Tapos, meron pa kaming ibang mga kliyente na naka-schedule for presentation. Mas lalong pumatok at nag-grow ang Amonte Company. Kahit 3 months pa lang si Lena sa company, mabilis na nag-sink in sa utak niya kung paano ito pa tatakbuhin. Kami nilang naiwan ni Lena sa conference room. Congratulations, Mrs. Ko. You did great. Gabriel, sorry. Ganito na lang talaga kaming dalawa. Mula nung nag-usap kami 3 months ago. Sobrang formal at casual sa isa't isa. Araw-araw akong dinudurog at nalilito sa nararamdaman ko. Namiss ko yung pwede ko siyang asarin. Yung pwede ko siyang yakapin hanggang gusto ko. You look gorgeous everyday, Lena. Tumingin siya sa akin na namumula at pasimpleng umiti. I have to go, Gabriel. Magluluto pa ako sa bahay. Huwag ka na magluto, Lena. Sa labas na tayo kumain. Huwag na, Gabriel. Kung gusto mo, ikaw na lang siguro. Uuwi na lang ako. Pagod na rin kasi ako sa maghapon. Please, Lena. Kahit ngayon lang. Sorry, Gabriel. I have to go. Masama rin ang pakiramdam ko. Sabay ka na lang sa akin. Iwan mo na ang kotse mo dito. Huwag na, Gabriel. Kaya ko naman. Ulan na talaga akong magawa pa. Ayaw na niya talaga. Lumabas na siya sa conference room. Naiwan ako dito nag-iisa at nag-iisip kung paano ko may ibalik ang pag-ibig ni Lena. Nang biglang nakarinig ko ng katok sa pinto. Sir? Sir, si Ma'am Lena po. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nahimatay po siya. Tumawag ka ng ambulansya, bilis! Kinakabahan ako at nag-alala kay Lena. Kaya patakbo ko lumabas ang conference room. Dadatnan ko siyang walang malay at sobrang putla nito. Kaya mas lalo akong kinabahan. Ilang sandali lang at agad na dumating ang ambulansya. Grabe yung kabang nararamdaman ko. Sobrang ako nag-aalala sa kanya. Pagdating sa hospital, ay agad siya dinala sa emergency room. Isang oras ang nakalipas, may lumapit na doktor sa akin. Mr. Amonte, right? Yes po, Doc. Kumusta pong asawa ko? Huwag ka mag-alala. Your wife is okay. And your baby. Congratulations. Ano po, Doc? Buntis pong asawa niyo, kaya nahimatay siya. Ang pagkahimatay niya ay isa lang sa mga symptoms na isa siyang buntis. Congratulations again. Excuse me. Magiging daddy na ako. Woo! Ang sarap sa feeling. Ang saya ko. Nagtungo agad ako kay Lena. Gising na siya. At hinawak-hawakan ko ang kanyang tiyan. Nilapitan ko siya at niyakap ng mahigpit. Sobrang kong tuwa talaga. Love, magkakababy na tayo. Sad ko sa kanya at hinalikan ko ang kanyang chin. Numiti siya sa akin at sobrang saya ko. Feeling ko, magkakaayos na kami. Hi baby, I'm your daddy. I promise to take care of you
And I will take care of your mommy. I love you. And I can't wait to see you. Inalikan ko ang tiyan ni Lena. At tumawa si Lena. Walay ang haliko sa kanyang tiyan. Siguro, nakikiliti siya. We will be a family soon. Sad ko kay Lena. Hindi mo naman siya maabutan. Kasi, 6 months na lang, mag-expire na ang agreement natin. Inalikan ko siya. I don't care kung may tao dito sa hospital. Forget that agreement, love. We will be a family from now on. Huwag mo na kaming pagkaitang mag-ama. Please, love. Numiti siya sa akin. No more, Cathy? Oo naman. Parang hindi ka naman sigurado sa mga sagot mo. Yes, of course. No more, Cathy. No more mistress. I will be your husband. Excuse me lang po, ma'am, sir. Ito po yung dapat bilhin sa mga vitamins para maging malusog si baby. Ito na rin po ang list ng healthy diet ng buntis. Salamat. Sabay naming sagot ni Lena. Pwede na kayong lumabas mamaya. Pagkalabas nila ng hospital, ay may pinuntahan silang bahay. Bakit? Nandito tayo, Gabriel. Ito ang bago nating bahay. Dito tayo titira kasama ang anak natin at magiging mga anak pa natin. Gagawin natin itong pabrika ng mga bata. Kala nito, ang dali lang manganak. Love, alam mo sobrang dali lang gumawa ng anak. Loko ka talaga. From now on, dito ka na lang sa bahay. Huwag ka na magtatrabaho. No, Gabriel, okay lang naman. Pag 7 months ng tiyan ko, saka ako mag-leave. Marami pa tayong mga kliyenteng aasikasuhin. Ako nang bahala doon, mahal. Gabriel, kahit na. Tayong dalawa ang kailangan ng mga kliyente. Kaya ko yan. Maliit pa naman ang tiyan ko. Ay, okay kang bahala. Basta, huwag ka magpapagod, ha? Nandito kami ngayon sa bahay nila Gabriel na ipinamana sa kanya. Nilisan na namin ang kondo at dito na raw kami titira. Siguro nagbago na talaga siya. Mahal na nga niya siguro ako. Nang biglang, tumunog ang telepono ko. Tumawag si Brian. Sino yan, love? Tanong sa akin ni Gabriel. Some of our clients lang. Excuse me, lalabas muna ako. Yes, hello, Brian. Elena, are you ready for the opening of La Cocina? Tomorrow? Handa na ang lahat. Bakit? Ano yun? La Cocina de Elena. Sana yung kaso, di ba sabi mo sikreto mo lang to? Ay, ewan ko sa'yo, Brian. Palitan mo signage on the next day na tayo mag-opening. Kararating ko lang ng bahay from hospital. Ha? Bakit? Anong nangyari sa'yo? I'm 12 weeks pregnant, Brian. Wow, congrats, Lena. Thanks. Sige na, Brian. Baguhin mo na signage bukas para makapag-opening na tayo. Pakibigyan lahat ng bonus ang mga construction worker. Magsesend ako ng pera mamaya sa bank account mo. Pakisabi na rin si engineer na i-email ako para nabigyan ko na rin siya ng bonus. Okay, sige, Lena. Pagkatapos naming mag-usap, ay binaba ko na ang telepono. Si Brian Fentes, siya yung pinagbilhan ko ng lupa. Tinulungan na rin niya ako na magpatayo ng restaurant na pinapangarap ko. Lahat ng sweldo shares ko, lahat ng income ko, pati mga incentive, ay dun ko lahat in-invest sa pagpapatayo ng sariling restaurant. Sobrang expensive ang pagpapatayo ko nito kasi sobrang daming hinire ni Brian just to finish the project within 3 months. Mukhang hindi na nga natutulog ang mga construction workers dahil araw-araw sila nag-overtime para lang ma-meet ang deadline na gusto ko. Mantala, nagulat si Cathy sa kanyang nabasa. The Samonte Company is now the most outstanding company in the Philippines. They gain a lot of clients and investors. Lumagaw ito mula lang makilala ni Gabriel Samonte, ang kanyang magandang asawa at matalino, si Lena Samonte. Now, they are started a new family because Mrs. Samonte
is now 12 weeks pregnant. Sandali akong huminto sa pagbabasa ko ng social media. Nagulat ako sa aking nabasa. That Lena? So, sila talaga nagkatuluyan? Kaya pala hindi ako kinukulit ni Gabriel? Akala ko ba, hihintay niya ang pagbabalik ko. Uuwi naman talaga ako next year sa Pilipinas. Gusto ko lang malaman kung gaano niya ako kamahal. Kung kaya niya ba akong hintayin. Kahit wala akong binibigay sa kanyang pag-asa na babalik pa ako. Siguro nga, hindi bundi sa babaeng iyon noon. Kasi nakalagay sa news, started a new family. Siguro this time, nagpapanggap na naman ang babaeng iyan. Hindi ako papayag na mapunta sa kanya si Gabriel. Akin lang si Gabriel at yun ang sumpaan namin. Nang biglang tumunog ang aking telepono. Yes, ma'am? Anak, nabasa mo ba ang balita about sa mga Samonte? Yes, ma. Have you seen the girl? Diba, siya yung sibira ng kasal ninyo? Opo, ma. Hindi ko siya makakalimutan. So, anong plano mo ngayon? Uuwi po ako ng Pilipinas, ma. Hindi na makapaghihintay pa ng isang taon. Ako dapat ang asawa ni Gabriel at wala nang iba. Kailan ka uuwi, anak? Bukas siguro, ma. Andyan ako. Magbubuk ako ngayon ng flight. At pangako sa iyo, ma. Itutuloy kong planong gusto ni Daddy na magsama ang ating kumpanya. At kapag nangyari iyon, ay gagawin ko ang lahat. Mapotob ko lamang ang mga Samonte at gagawin nating most outstanding company ang Mindes. Paasahan ko yun, anak. Mag-iingat ka. Yes, ma. Binaba ko na ang telepono at nagsimula na ako mag-impake. See you soon, babe. Naging successful naman ang opening ng La Cocina de Lena. Isang mensahe ang natanggap ko mula kay Gabriel. Hey, mahal ko, asan ka na? On my way home. Ingat ka lagi. I love you. Wika nito. Malaki ang pinagbago ni Gabriel. At eto na naman ako. Nahuhulog na naman sa kanya ng paulit-ulit. Isang mensahe muli ang kanyang natanggap. Love, nasaan ang i-love you ko? Ang calling niya talaga. At nag-reply ako. I love you too, love. Andito na ako. Bumaba na ako ng sasakyan at pakiyat na rin ako sa kwarto namin ni Gabriel. Pagdating ko sa terrace, malapit sa kwarto namin. Sobra akong na-amaze sa ganda ng setup. Lumaba si Gabriel mula sa kwarto at may dala itong bulaklak. At kumakanta pa ito. Ang ganda pala ng boses ni Gabriel. Ngayon ko lang narinig. Para saan ito, love? Tanong ko sa kanya. For you. Hindi, bakit may ganito? Kasi mahal kita. Totoo na ba iyan? Without limitation. Without anger. Without revenge. I love you. And that's what I feel. Niyakap ko si Gabriel. At ginahantihan din niya ako ng pagyakap. Hi, baby. How's your day today? Wika nito. Kinausap na naman niya ang batang nasa tiyan ko. As always naman yan, love. Tara, kain na tayo. Naghanda ko ng masarap na pagkain para sa inyo ni baby. Love, baka masanay ako ng ganito. Dapat masanay ka na talaga. From now on, ako na maghahanda ng mga kakainin mo at ng anak natin. Naging masaya ang bawat araw ni Lena at Gabriel habang lumalaki ang kanyang tiyan. 2 buwan na nakakalipas. Wow! Congratulations, Mr. and Mrs. Samonte! Your baby's baby boy at ang lusog-lusog niya. Wika ng OB-GYN nang magpa-ultrasound na si Lena. Kaya sinamahan ko siya. Talaga po, Doc? Wow! Thank you, Lord! Kaya dapat, Mr. Samonte, huwag mong i-stress o paiyakin si Mrs. Samonte para maging malusog at bibo ang bata. Nakakatulong kasi yon kapag palaging masaya si Mrs. Lagi naman po akong pinasasaya ng asawa ko, Doc. Wika ni Lena. Ganyan dapat. Ipagpatuloy mo lang, Mr. Samonte. Remember, happy wife, happy life. Sobrang saya ko nang malamang lalaki ang anak namin ni Lena.
limang buwan na buntis si Lena. Apat na buwan na lang ang hihintayin ko at makikita na namin ang aming anak. Kaya napagpasyahan ko munang nagpahinga na lang muna si Lena sa bahay. Hanggang sa manganak na siya. Luckily, this time, sumang-ayo na siya. Para di naman ito sa kabubuti ng anak namin. Ayoko ma-stress siya at maka-apekto pa sa bata. Ako na lang ang nagtatrabaho ngayon. Pauwi na ako ng bahay matapos ang sobrang kadaming trabaho sa office. Excited din ako umuwi. Ang hirap pag hindi ko nakikita si Lena buong araw. Kaya nagmamadali na akong pumunta sa parking lot. Pagdating ko sa parking lot, ay bubuksan ko na sana ang aking sasakyan. Babe! Lumingon ako sa paligid at hinanap ko kung saan ang galing ang boses na iyon. Kasi sobrang pamilyar. Babe! Kati? Do you miss me, right? Kailan ka dumating? Last month pa lang. Ah, okay. Nice to meet you again. But I have to go. Sandali lang, babe. Hindi ka ba masaya na nandito na ako? Sorry, I have to... Hindi na ako nakapagsalita dahil hinalikan niya ako agad. Damn, Kati. You really know how to make a week. At hindi ko maintindihan. Tinugon ko ang kanyang mga halik. Na-miss ko si Kati. Kati, can you please get inside the car? Baka makakita sa atin dito. Sumunod naman siya kaagad at pinatakbo ko ng sasakyan at mabilis kaming lumayo. Kinakabahan ako, baka may makakita sa amin. Bakit ka pa bumalik, Kati? I miss you, babe. Saad niya. Bakit ka pa bumalik? Akala ko ba for good ka na sa Italy? Gabriel! Pumuntong hininga muna siya. Babe, hindi naman yun lahat totoo eh. Kung alam mo lang, araw-araw kitang iniisip. Araw-araw kitang namimiss. Akala ko kasi noon, kaya ko. Kaya ko mabuhay nang hindi ka kasama. Akala ko lang palang lahat ng iyon. At nagsimula na siyang umiyak. Nalilito si Gabriel. Kaya dinala niya muna si Kati sa malayong resort. Kung saan, doon siya nagbabakasyon noon para makapag-usap sila ng mga sinsinan. Good evening, sir. VIP for the exclusive. Okay, sir. Just wait for a second. Okay na po, sir. Ito na po ang susi. Babe, you really love this place. Ito mo pa rin ako dinala. Kati, dinala kita dito para makapag-usap tayo ng maayos. Before we start some conversation, babe. Let's enjoy this night. Sayang naman yung ibinayad mo. Kati, may asawa ko naghihintay sa akin. Kinablot niya bigla ang cellphone ko. Kati, ibigay mo sa akin ang telepono ko. Wait, babe. Kati! At nagsimula ito mag-type. Hindi ko alam kung ano ang tinatype niya. Sorry, I can't go home tonight. There's an important matter to solve. Nag-out of town ako ngayon, love. Maybe next week pa ako makakabalik. It's an urgent kaya hindi na ako nakapagpaalam. I love you. Ingat ka lagi. Kayo ni baby. What the hell, Kati? Bakit mo tinext si Lena? Simply because I miss you. I want your time. Kati, may asawa na ako. Gabriel, alam ko. Hindi mo kailangan ulit-ulitin. Nasasaktan ako ng sobra. I just want to remind you, Kati. Ganito na lang, Gabriel. I just give you 1 week to be with you. And I promise na hindi na kita guguluhin. Hindi na ako nagsalita pa. At hinayaan ko na lang siya sa kanyang gusto. Come on, babe. Kahit ngayon lang. Kahit magkunwari ka na lang na namimiss mo rin ako. Hinubad niya agad ang kanyang mga damit. At naka-swimming attire lang siya. Come on, babe. Just now, please. Enjoy lang natin ang pag-stay dito. Wala na akong nagawa, kaya pinagbigyan ko na lang siya. Nag-swimming kaming dalawa sa swimming pool. Natapos na kami mag-swimming at heto kami ngayon. Nasa bathtub at nakababad. Hinalikan niya ako at itinulak ko siya.
Babe, I miss you. Bulong nito sa kanya. Hindi tumigil si Cathy sa paghalik sa akin at nadarang na rin ako at may nangyari sa aming dalawa. Morning, Gabriel. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Nagiging daddy na ako, Cathy. Paano kung hindi naman yan totoo? Paano kung nagpapanggap na naman siya? No, Cathy. This time, totoo na talaga. Paano ko, Gabriel? Di ba sabi mo, hihintayin mo ko? Wala na ba talaga akong lugar dyan sa puso mo? Tell me, babe. Tell me. Umagulhol siya sa kaiiyak. Niyaka po siya ng mahigpit. Naawa ako sa kanya. Nalaalam ko ba, babe? Ako lang yung mundo mo. Ako lang yung nagpapasaya sa'yo. Bubuo tayo ng pamilya. Alam ko, babe, mahal mo pa ako. Nakatali ka lang kasi. Kasi magkakaanak na kayo ni Lena. Babe, di ba dapat ako yon? Kung dapat ang minamahal mo? Nakalimutan mo na ba, babe? Nang dahil sa babaeng iyon, hindi natuloy ang kasal natin. Nang dahil sa babaeng iyon, nasira mo sila natin pag-ibigan. Tapos ngayon, babe, ipaglalaban mo pa siya sa akin. Ang sakit, babe. Tila biglang bumalik lahat. Ang galit ko kay Lena nang umiyak na si Cathy at ipinilaala sa akin ang lahat ng nangyari. Shhh! Tahan na, babe. Mahal pa rin naman kita. Talaga, babe. Hindi naman nawala yon. Pero minahal ko na rin si Lena. Nalilito na talaga ako ngayon sa nararamdaman ko. Para kasing bumabalik lahat ang nararamdaman ko kay Cathy. 1 week kami ni Cathy dito at tulang araw na hindi niya ako pinasasaya. Ginagawa niya talaga ang lahat para bumalik lahat ang nararamdaman ko sa kanya. And she wins. Nakalimutan ko nararamdaman ko kay Lena. Ano kaya ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Sino kaya ang pipiliin ni Gabriel? Si Lena na mahal na niya ngayon at dinadala ang kanyang anak? O si Cathy na mahal niya at pinapangarap niyang maging asawa? Halina at samahan niyo po ako sa huling kabanata ng aking kwento. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.